lang si Carlos, I can smell the stench of blood cling to him. Kaya Doc Annalyn, please, mag-ingat kayo ng nanay ninyo sa Carlos na yan. Bakit wala namang nawala? Paano napunta yung pabango ni Irene sa CR natin? Paano nakakasigurado na kay Irene yan? Dahil nakita ko na hawak-hawak na to. At alam ko ang amoy ng babaeng yon. Sa tingin ko, si Irene nagdub sa atin. Ano? Unlike ito si Madam Lotus, nasa loob yung kulo. Parang titignan mo, parang mabait, pero hindi pala. Eh, di parehas lang sila. Mukhang mabait si Doc Carlos, pero may ganun din pala. May kasama ba siya? Mag-isa lang? Ano? Ilan ba sila? Dalawa sila, Lineth. Pero hindi ko sila namukhaan eh. Kaya hindi ko sigurado na si Irene yon. Pero Lineth, maniwala ka. Walang nangyari sa amin ni Irene. Hindi kita niloloko dahil mahal na mahal kita. Ito! Kuya Boy pa to! Umingi kayong tulong! Miss? Annalyn! Zoe! Totoo ba yung nangyari? Pinasok na naman na mabors yung bahay ninyo? Oo. Ano? Si Doc Carlos, kamusta siya? Nasaktan ba siya? I mean, si Tita Lineth. I'm sure affected siya sa nangyari. Okay naman si Doc Carlos. Hindi naman siya ganun nasaktan eh. Pero siyempre, na-trauma siya sa nangyari. Trauma? Nagpa-check up na ba siya? He needs to talk to a psychiatrist. Zoe, okay naman si Doc Carlos. Tsaka, naisip naman nila ni nanay na magbakasyon sila eh. Eh, ikaw, kamusta ka? Grabe yung mga nangyari sa atin. Okay lang ako. Zoe, kung kailangan mo ng kausap pa, andito lang ako. Zoe, okay ka lang? Naisip ko lang sa mami. Sige, kita lang tayo mami, ha? Chang, alam niyo ho ba, si Irene din po yung pinaghihinalaan ni Carlos. Oh! Bakit parang hindi ka pa rin kumbinsido? Eh, Chang, parang hindi naman ho magagawa ni Irene yun eh. Mukha naman ho siyang mabait. Nako, Lineth! Hindi ka rin makakasiguro. Hayaan mo. Pagkagaling ko dito, pupuntahan ko yung mga kakilala ko. Tatanong-tanong ako doon. Pero Lineth, mag-ingat ka, ha? Alam mo, yung mga ganyan, kuminsan pagka wala masyadong nakuha, nagra-round two. Sige ho, Chang. Babalik din po kagad ako dyan sa hotel. Sige po. Bye. Sige na. Dalawa sila, Lineth. Pero hindi ko sila namukhaan eh. Lineth, alis muna ako ah. Pumunta muna ako sa stage. Okay ka lang ba? Meron kasi akong nakitang kotse sa labas. Huminto, tapos bigla na lang umalis. Hindi kaya tinitiktikan na naman yung bahay natin? Lineth, baka naman napadaan lang. Hindi, Carlos eh. Iba talaga yung kutob ko eh. Carlos, nasabi mo na ba sa mga polis yung tuhol kay Irene na may pakiramdam ka na may kinalaman siya dito?
Lynette, hindi. Di ba sinabi ko naman sa'yo, hindi naman ako sigurado. Eh, baka naman kailangan mo nang sabihin sa kanila. Eh, paano kung mali ako? Gulo yun. Alam mo, Lynette, nag-aaway lang tayo dahil dito. Para lang tayo na-stress. Mas maganda siguro kung ituloy na natin yung bakasyon natin. Mag-file na ako na leave. Lynette, punta na ako sa East Ridge. Ihatid na kita sa hotel. Tara. Hindi na. Dito na lang muna ako sa bahay. Sige. Yung asawa ni Doc Carlos? Baka alam niya kung nasan si Irene. Well, it's good that you're taking a leave of absence. Alam mo, Doc, mahirap talaga magtrabaho kapag may pinagdadaanan. And if left ignored, pwede yung makasira ng mga personal relationships natin. Alam mo, Doc, my baggages have been well taken care of. Tayo kung masira ang relasyon namin ni Lynette. Dr. Javier? Doc, what's the rush? Doc, meron po tayong pasyente. Natagpuan mo siya malapit sa creek. Nasa ER siya ngayon. Oh my gosh! Anong status ng pasyente? Boy pa naman po siya, kaya lang mahina na siya. I'll go ahead. Doc! Babae o lalaki? Babae po.